una sa ating discussion, mga kababayan, itong pinarada nga po ng mga naval assets, mga kababayan. So far, siyam nga yata to. Siyam to na naval assets po ang pinarada, mga kababayan ko. Okay. Na ano ba to? Nakat to. Oh, my God. Yan. Iusod ko lang ah. Nakat pala yung video. Ito. Ang paglapag ng chopper na ito sa helideck ng BRP Davao del Sur, umpisa na ng fleet review. Pila-pila na ang siyam na kalahok na Navy ships mula sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Sa magkabilang dulo, mga barko ng Philippine Navy. Sa pagitan nila, mga barko naman ng Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, at Vietnam. Nice. Nagsilbi namang observers ang Cambodia, Laos, at Myanmar. Taong 2017. Balikan natin, mga kababayan. Balikan natin. Gusto kong simulan eh. So, itong nangyayari pala. This is a fleet review, mga kababayan. Na ginanap po ito dyan sa Zambales. Okay, dito po sa Pilipinas. Ang Zambales po, mga kababayan, dyan po yung eastern... western part po yan, papunta na po. Ang biyahe po niyan from Zambales, Bajo de Masinloc, Pag-asa Island, papunta po ng West Philippine Sea, papunta ng Carboro o Scarboro, mga kababayan. O Carboro po yung tawag ng mga kababayan natin, mga ingisda. Ayan, dyan po na lugar, dyan na area, mga kababayan, nagsagawa ng fleet review. Kumbaga, pakitang gilas po ang bawat bansa na miyembro ng ASEAN na pinangunahan po ng Pilipinas. Gaano na ba kalakas ang Navy fleet ng mga member countries ng ASEAN, mga kababayan. At lalong-lalo na ito sa Pilipinas. Talagang BRP Davao del Sur yata yung inano natin, sinali. Binalandra natin dyan. Dahil malaki-laki din po yung BRP Davao del Sur. Okay. Ang paglapag ng chopper na ito sa helideck ng BRP Davao del Sur. Oh, Davao del Sur nga. Umpisa na ng fleet review. Pila-pila na. Tingnan nyo, mga kababayan. Pila-pila eh. Ang dami niya, no? Siyam po yan na fleet, mga kababayan. Siyam po yan ng Navy ship. Gray ship yan, ha? Kumbaga, pwede pong makipagdigmaan yan. anything will happen. Capable po yung mga yan, mga kababayan ko. Ang siyam na kalahok na Navy ships mula sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia sa magkabilang dulo. Okay, Pilipinas. O mga barko ng Philippine Navy. Ah, magkabilang dulo, Philippine Navy, yes. Sa pagitan nila, mga barko naman ng Singapore. Anong sa magkabilang dulo, mga barko ng Philippine Navy. Sa pagitan nila, mga barko naman ng Singapore. Indonesia. Ang Indonesia, mga kababayan, may submarine pa yan sila. Diba? Yung hindi na naka-ahon na submarine. Isa po yun sa submarine nila na assets. Malaysia. Okay, Malaysia. Thailand. Thailand. Brunei. At Vietnam. Nice. Nagsilbi namang observers ang Cambodia, Laos at Myanmar. Taong 2017 unang isinagawa ang ASEAN Fleet Review na layong palakasin ang interoperability ng mga navy sa riyon. Okay, interoperability. Parang ganon. So pambihira, mga kababayan ko, talagang makikita po natin dyan na kahit papaano ang mga ASEAN countries meron pong binatbat. Pinapakita po dyan ng mga taga Southeast Asia, meron pong ikakasa, mga kababayan. Sige, kuha tayo ng mapa ng West Philippine Sea. West Philippine Sea. West Philippine Sea, West Philippine Sea. Map. Ayan. Ano yun natin ah? West Philippine Sea.
mapa yung kunin natin. Yung kita lahat sana ng bansa eh. Kaya ba to? Okay, ito na lang. May gusto akong ipakita sa inyo. Yung mga bansa na kasali po dyan, mga kababayan, Pilipinas, Brunei, Malaysia, ang Thailand meron, ang Vietnam meron, di ba, mga kababayan? Ano pa? Singapore. Ang Singapore, mga kababayan, na nandito rin sa may Malaysia. Oh, kasali rin po sila dyan sa ginanap po na fleet review. Ang Pilipinas, okay. Ayan. Kumbaga, within the West Philippine Sea or South China Sea, lahat po tayo ay may claim, lahat po tayo is claimants. Lahat po tayo claimants, mga kababayan. Lahat po tayo sinasabi natin na meron tayong chunk ng lugar dyan na pag-aari natin. Which is lahat po yun eh pumapasok sa 9 dash line na kiniklaim or inaangkin po ng China. Ang maganda po rito, mga kababayan, at least ito pinapakita nagkakaisa ang Southeast Asian nations. Tayo po ng mga taga Southeast Asia eh pinapakita natin na nagkakaisa po tayo, 'di ba? Ayun ah, pwersa po 'yan. Pagpapakita po ng pwersa, ng lakas po 'yan, mga kababayan. Ate Judy, magandang umaga po. Ayan, abot na abot po kayo. Kakasimula pa lang po natin. Lima po yung pag-uusapan natin, mga kababayan, na issue. Lima or anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim po ito na issue, mga kababayan. Okay, tuloy natin. Nasaan na yun? Ito. Nakansela lang ito noong 2020 dahil sa pandemya. We send a clear message to the region and to the world. We are dedicated to safeguarding our shared waters. Ito ang kauna-una. Okay. Anong sabi ni Navy pangalan nun? Nakansela lang ito noong 2020 dahil sa pandemya. We send a clear message to the region and to the world. We are Vice Admiral, okay, Adasi Jr., yung sa Philippine Navy Chief, mga kababayan. Ang sabi niya, within the region of Southeast Asia, lahat ng bansa po, member countries dyan, we shared the dedication to defend the region, yung mga bansa po dyan, yung region, mga kababayan. Alam nyo, talagang hindi po basta-basta ang ano eh. Dito kasi sa Southeast Asia, mga kababayan, yung relationship natin na tayo ah, hindi po basta-basta. Nakita po natin ang tibay ng relationship ng mga bansa natin. Because we, ano eh, sa nakikita ko, we came, parang we just came from a certain lahi. Isang lahi lang tayo eh. Lahing Malay. Malayo, mga kababayan. Diba? Parang ganun, isang lahi lang tayo eh. Diba, parang isang lahi lang po tayo. Punta ka sa Indonesia. Punta ka sa ibang bansa. Like, example, Amerika. Pag tumingin ka sa isang mukha ng isang Indonesian or Malaysian, pagkakamalan mong Pilipino. Diba? Pagkakamalan mong Pilipino. Tingin ka sa mukha ng isang Indonesian or Malaysian, pagkakamalan mong Pilipino. Pare-pareho pa tayo yung tropical country. 'Di ba? Pare-pares lang po, mga kababayan. Yung lahi natin parang magkakapareho lang tayo. Ganun. Kaya yung bond, yung relationship po na meron yung Southeast Asia, hindi basta-basta, ang ganda. Ang ganda po, mga kababayan. Tuloy natin. Dedicated to safeguarding our shared waters. Ito ang kauna-unahang multilateral fleet review at naval exercise na pinangunahan ng Pilipinas. Wow. Pagkakataon na rin ito para ipamalas na kaya nating makipagsabayan sa mga navies sa ASEAN region. Noong araw, we were just dreaming of this, that we have a navy that is really something that we can really be proud of. Ang lalaki ng mga navy ships eh, pero hindi napapahuli yung ano natin, yung ating navy. Kasabay nito ang taunang ASEAN Navy Chiefs Meeting kung saan tinalakay ang guidelines for maritime interaction. Tingnan niya. Tapos may mga ganito pa tayo. ASEAN na parang meeting yan ah. Ayan o.
Navy Chiefs meeting, yung mga sabi natin, yung leader ng ano, Navy. Sasama mo na yung mga Marines diyan. Mga kababayan. Ano meeting? ASEAN po 'yan. Sabi nga ni ano ni General Galvez, ako mas ano ko natawagin sa general, mga kababayan, because napakataas ng tingin ko kay General Galvez, mga kababayan, lalong-lalo na he leads the Marawi Liberation. Siya po ang nanguna para po mapalaya ang Marawi mula sa Maute. Siya po ang nanguna, mga kababayan, sa West Mencom natin, Western Mindanao Command. Kaya nga, after that accomplishment, siya po ay naging chief of staff. Kaya yung mga gustong maliitin, gustong punahin ang loyalty ni General Galvez sa Pilipinas, eh, mahiya po kayo. Alam natin na may ilang tao na pinupuna na sinasabi maka-Amerikano daw si General Galvez. Oh, kilala niyo yung mga yan. Pero yan ang nanguna sa Marawi Liberation natin. At sa pandemic po, siya po, mga kababayan, ang nanguna para sa ano? Para sa vaccination natin. Siya ang vaccine sir eh. Ma'am Marlene Repa, maraming salamat po sa 50 stars. Wow. Sana all. Stars. Okay. Maraming salamat po. Ayan na. Yung ganito kasing collaboration, cooperation, and communication, mga kababayan, within the ASEAN countries, member countries, eh nakita natin, tingnan nyo ito, yan yung mga bansa na yan na nakapalibot dyan, mga kababayan. Yan po yung mga miyembro, Brunei, Singapore, Malaysia, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, and Myanmar, Pilipinas, mga kababayan, Indonesia. Yan po yung mga member countries na kung saan may mga claims tayo dyan sa West Philippine Sea or sa South China Sea. Diba? Eh kung tayo magsama-sama, anong magagawa ng China? Eh kung yung mga sabi natin, maliit man, parang walis ting-ting yan, mga kababayan. Walis ting-ting kapag nag-iisa. Diba? Madaling mabali. Marupok talaga. Ngunit pag tinali at pag pinagsama-sama, ano nangyayari po sa ano, walis ting-ting? Nagiging matibay. Kapag daka, tula po 'yon na natutunan po natin way back my elementary days, mga kababayan ko. Kaya talaga po once na yung unity, in unity there is strength, mga kababayan. At yan po ang pinapakita ng mga member countries ng Southeast Asia, mga kababayan. Kung saan tinalakay ang guidelines for maritime interaction. Nakasaad dito ang mga dapat masunod tuwing nagkakasalubong ang ASEAN Navy sa dagat para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Bagamat hati ang opinyon sa ibang mga bagay gaya sa agawan ng mga teritoryo sa South China Sea at pakikitungo sa China, nagkakaisa naman ang mga ASEAN Navy sa ibang aspeto ng maritime security operation, kabilang na ang tulong-tulong na pagtugon sa mga sakuna. Pag ginagawa natin ito is not against to anybody else. If all the armed forces are talking to each other, I think we can prevent war to happen. Dahil walang maliit na puwersa kung nagkakasama-sama. Totoo, mula totoo sa karagatan ng bataan. Let's go, Navy! David Santos, CNN Philippines. Okay, ayan. Wala daw pong maliit na puwersa, mga kababayan, kung nagsasama-sama. Okay. Tama naman yung idea na yan. Tama po. Tama, mga kababayan. Walang maliit na puwersa kung magsasama-sama. Ayan. Okay. Nawawala yung connection.